It's done! Wait lang, hindi ko makilaw. Okay, tiyan! Bukas natin tingnan, bukas ng umaga. Kasi pangit na yung lighting kasi gabi na. But, yeah! We're done, we're done. Thank you po! Hi guys! So, naka-uwi na tayo. Nakapag-shower na ako. Hindi ko na lang muna binasa yung hair ko kasi, you know, kakasalon lang natin. Bukas na natin siya basain. So, I'm gonna show you right now kung paano ko kinokontrol ang aking maskne. Kasi, my skin is oily, acne-prone skin. Tapos, sumabay pa yung summer, sumabay pa yung mask. So, as in, malalaki sila dito. Ngayon, mga marks na lang sila. Ayan, zoom in ko kayo. Kita nyo, mga marks na lang yan. Dito, medyo meron akong active dito. Tapos dito may nadagdag tayo ngayong araw. Nagkaroon din ako dito. Dito feeling ko sa ano to, sa pangkulay kanina. Yung acne ko last month, ayun yung worst acne na nakuha ko talaga. Like yung dito sa cheeks ko. As in yung talaga yung pinakamalalang ever pimple na naranasan ko ever in my life. And back then, meron akong skincare routine na ginagamit ko, diba? Tapos nung nagka-pimples ako, parang hindi niya nasusolusyonan yung problems ko sa pimples ko kasi yung skincare na ginagamit ko back then for dewy, smooth, glass skin, parang ganun. Hindi siya meant for pimples. Tapos sobrang kinakabahan ako mag-try ng ibang skincare kasi baka lalong lumala, you know. Nakita ko to sa drawer ko kasi pinadalan ako ng Seoul White before nung pag-launch nila nito. Ito yung Byeeeeee Acne Pimple-fighting Whip Soap. Nasa baba yung ganito ko, nasa CR, but I'll explain to you guys kung paano ko siya ginagamit. So nasa outing kami ngayon, but I'm gonna show you how I use the soap. So this is the Seoul White Byeeeeee Acne Whip Soap. It looks like this. Ito na yung akin. 1 month ko na ito ginagamit. And as you can see, kalahati pa rin siya. Matagal ito maubos. So, ang gagawin lang natin, pabasain mo lang siya. So, irarab mo lang siya and then, kokolektahin mo lahat ng bubbles. Like this one. So, itong bubbles, ito yung ipang hihilabos mo sa face mo. Like this. And as lightly as possible, kung possible nga, hindi didikit yung fingers mo sa face mo para hindi ma... para hindi madagdagan yung friction and stuff. And if ever meron akong mga bago tapos malalalang pimples, binababad ko sa face ko ng mga 2 minutes. Tada! So, yeah. Nag-shower pa lang ako, hindi pa ako nagsiswimming. So, naghilamos muna ako. And mag-sunscreen pa lang muna ako, nakalimutan ko. So, babalawan ko na lang itong whip so para mawala yung mga bubbles. And let it dry para hindi siya matunaw agad. And travel-friendly din kasi meron siyang Ziploc pouch na ganire. Ganire, na ganito. Pero ayun, sa loob nito, merong kasamang free na pimple patches. And ito, isa na lang yung akin. And as you can see, itong nasa gitna, di ba para siyang may inner circle pa. Infused kasi ito with sika, yung centella asiatica. Para maliban sa pinoprotect niya yung pimple mo sa iba pang mga bacteria and stuff, pinapagaling din niya at the same time. Yung sika kasi, yung centella asiatica, para mag-soothe, mag-calm yung skin mo. And I also use this toner na paubos na sis, paubos na tayo! So, I'll explain to you guys, itong Byeeeeee Acne Whip Soap. Meron siyang tea tree oil for anti-acne, sika extract, skin soothing, ito yung explain ko sa inyo kanina, salicylic acid for deep cleansing, and niacinamide for brightening ng mga marks. And this one, yung serum toner, meron itong AHA, BHA, and PHA. And same din, meron siyang sika extract, tea tree oil, and salicylic acid. So, gustong-gusto ko tong whip soap kasi, di ba, naka-mesh siya. So, babasain mo yung soap, tapos i-rub mo lang siya sa palm mo hanggang sa lumabas yung mga bubbles. And yung mga bubbles, kinokolekta ko siya. And ayun yung nirarub ko sa face ko. Super gently lang dapat yung pag-lather sa face mo. Because, one thing na nalaman ko sa derma dati, sa pinupuntahan kong skincare clinic, ay kapag may acne, kailangan hindi ka harsh sa skin mo. As much as possible, hindi didikit yung fingers mo sa skin mo, like let the bubbles clean your face. Kapag ganon, less friction sa face, less irritations and stuff, mas madaling gagaling yung pimples. And then, itong toner, kumukuha ko ng cotton pad. Hindi na ako masyado gumagamit ng reusable cotton pad kapag may breakout ako because I feel like nakadagdag siya sa irritation sa skin ko. So, gumagamit na muna ako ng disposable cotton pads as lightly as possible, okay? So, we're gonna start dito. So, para papadaanin mo lang talaga yung toner tsaka yung cotton sa skin mo. Hatiin ko siya and then nilalagay ko siya sa cheeks ko like this para mababad at matuyo agad yung mga pimples na gustong lumabas. Okay? Like that. So,
So, kapag ganitong kaka-uwi ko lang, tas whole day ako nasa labas, ginagawa ko to. But please be careful kung gagawin nyo man to. I-check nyo muna kung magugustuhan siya ng skin nyo kasi baka ma-irritate or baka sensitive yung skin nyo. So, check nyo muna if pwede nyo gawin to okay. So, ililive ko lang siya dyan ng mga 2 to 3 minutes. Also, meron pala sila nitong Byeeeeee Acne Blackhead Extractor. So, it looks like this. Hindi ko na siya gagamitin for this video, but you guys know naman kung paano to nag-work. Meron siya ditong on and then meron din siyang different modes. Normal, dry, and oily skin. And then, may iba't iba rin siyang attachments dito para dito sa tulo, sa nozzle, dito sa dulo, kung ano yung gusto mong laki ng butas and stuff. Ayan. So, I started using this nung nag-sign ako ng bahay 1 month ago. Nung sobrang lala talaga ng pimples ko pag uwi. Huwag mo rin stress yung sarili mo na pagkatapos ng one use, eh, hindi naman magically na mawawala agad yung pimples mo, di ba? Kasi pag in-stress mo yung sarili mo, lalabas din yan sa face mo, magkaka-bumps ka, baka lumalapa yung pimples mo and stuff. After a few minutes, tanggalin na rin natin siya and then wipe lang sa face. Like that. Very lightly. Again, very lightly. Ito, meron ako nakikitang whiteheads dito something. Nawala na! Nawala na agad! Nice! Meron kasi dito kanina na parang whiteheads. Nakalimutan ko yung tawag doon. Basta yung whiteheads na nandito sa ibabaw, tas pa bilog siya pa balloon. Meron din ako dito. Yan, ito, lalagyan natin siya ng pimple patch. And saktong-sakto kasi nag-iisa na lang yung pimple patch ko, sis! So, this is what my bare skin looks like. Yes. Hindi na ako nahihiya magpakita ng acne ko sa camera, actually. Nung first time ko magkaroon ng maskne, yung malala ko nga last month, sobrang nailang ako nun mag-camera. But, you know, wala akong magawa kasi I'm doing my work, di ba? May mga work tayo, mga TikToks and Instagram postings. Nakakababa siya ng confidence, sa totoo lang. But, now na naranasan ko na talaga yung ganung kalalang pimples, there's nothing to be ashamed of pagdating dun. Kasi right now, since meron naman tayong mga mask, mas nako-conceal na natin siya ng maayos. Parang confident ka na lumabas kasi hindi naman makikita na ibang tao, ganyan. And actually, there's no need to be anxious about your maskne. Kasi most of us have maskne. Especially ngayon na may COVID tayo, hello, may pandemic. So required mag-mask, diba? Kahit naman sino, siguro one time this pandemic and nagkaroon ng maskne. This is very accessible kahit saan. Available to sa major Watsons, sa Shopee, Lazada, Zalora, Beauty M&L, and then Robinson's Department Stores, and Mercury Drugstores. And also very affordable din tong dalawa, so I highly recommend talaga to you guys. So that is how I manage my maskne. So this is my before and my after photos for your reference. And of course, even after a month, meron pa rin ako mga pimples and marks kasi hindi naman nawawala yan. As long as lumalabas tayo, as long as nagmamask tayo, meron tayong maskne. Pero these products talaga help me to cope up with the pimples, with the maskne, para mas mapadali silang matuyo at saka gumaling. So before ako mag-makeup, mag-foundation, this is what my skin looks like sa natural lighting. As you can see, I still have spots. Yes, pero wala na ako ng malalang mga pimples and this is okay for me. Like, okay na to for me. Wala na rin siyang masakit, walang mahapde sa skin. So, yes! And also my hair! So this is what it looks like. Basically, nagpa-highlights lang ako, okay? It looks like this. Pinakita ko lang yung hair peg ko, si Chloe Collings, yung picture niya. And actually, para medyo inspired din ito kay Rachel Green. Sobrang tagal ko nang gustong mag-highlights, but natatakot ako kasi baka hindi siya bumagay. Iniisip ko na lang, baka maging kamukha ko si Rachel Green. So, here! Yes! Happy birthday to me! So, that is it for this video. Thank you guys so much for watching, and I will see you on my next one. Bye!